단연 mga kanyon, 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 limang senyon. Anong pakakasala
Simeon Aldabes, tinatanggap mo ba si Petronila Borsitis na maging asawa? Kung kayo ba nasa lugar ko, papayag kayo maging asawa yan? Hindi. Hindi ako nagipagbilo sa iyo. Sumagot ka. Oo, hindi. Oo. At ikaw... Apo! Teka, hindi pa natapos. Huwag kang pulado. Petronila Borsitis, tinatanggap mo bang maging asawa itong si Simeon Aldabes? Apo! Kung gayon, sa ngalan ng batas, kayo ay kasal na. Yeah. Bayaw. Pwede mo nang halikan ang aking magandang kapatid. Ano? Bakit? Dapat. Ngayon ang araw ng pulot kita nyo, Bayaw. Kaya di lang asawa, ay gawin mo ang iyong tungkulin. Sige na, utol! Asawa ko! Bilis biyahe! Asawa ko, huwag ka nang mahiya sa akin. Aray! Ay! Nagawa mo ito. Bum! Kaklala, sabi na ako sa iyo. Sus Maria Osip naman? Bakit ang dami-dami mo namang suot na? Hanggang sa dulo ng daigdig at ibabalik sa iyo. Oo. Totoo. Tumaka na lang, ha? Kung maghahapon lang kayo, doon kayo sa labas. Si, doon sa labas. Si
si Padre. Soldados, sa labas. Madali at bakalin din natin ang putas. Totoo nga, hindi nga ako tiga rito eh. Meron na ako tinatapos na kontratang sa pandayan. Napakamak naman ako sa disgrasya ako din sa pagkiyaring to. Kung totoo lahat yung sinasabi mo, abay, wala kang kasalanan. Wala nga po eh. Nya, lubos nga akong pasasalamat ko sa inyong dalawa at nailigtas niyo ang buhay ko. Yan, pagkakain ko, miyami ang konti, aalis na ako. Yung problema ko lamang eh. Paano ko lalabas dito? Tsak na, inaabangan ako ng mga sundalo sa labas. Ah, eh, hindi mo na itatanong. Bukas ng umaga, ipapaalis si Padre Sabado. Kung gusto mo eh, sumama ka sa kanya. Pwede ba sasama ko? Balalo magaling. May makakasama ko. Saan ang punta natin? Sa malayang bayan ng Santa Barbara. Santa Barbara na gano? Huwag ko kayo magpunta roon. Mapanganib doon. Napakalayo pa at saka mapapahama kayo. Ano man ang mangyari sa akin, na kailangan tugtin ko ang tungkuling sinumpang ko sa Diyos. Padre Jorge, pigilan niyo siya. Pupunta niya tsaka nakamatayan. Beh, wala tayong magagawa. Doon siya naatasan. Ako man ang maatasan doon, hindi ako makakatanggi. Ang lugar ninyo sa langit, ang pupuntahan niyo, impyerno. Nasa sa'yo yung Simeon. Kung ayaw mo sumama, bahala ka. Pero kung sasama ka, mayinom siguro magpahinga na tayo at bukas ay maaga tayong alis. Santa Barbara. Magandang araw sa iyo, Padre. Magandang araw po naman. Kasama ba ninyo ang taong inahanap namin? Wala po akong kasama. Itong mga dayami ito, sobrang dami ito. Ano nito? Malayo ang aking lalakbayin eh. Pagkain nun ng kabayo. Pagkain ng kabayo, ha? Tignan natin. Ano? Halika, halika, laro tayo. Mama, doon yan, oh. Oy, sige na, doon na kayo sa tabi, oh. Oy, magsiuwi na kahit nahanap na kayo ng mga nanay nyo. Sige na. Wala. Padre, makakalis ka na. Kayo! Tignan natin doon yung simbahan. Ay, hindi pa nakakalis yun doon. Thank you.
padre, ang katedrala pagmimisahan ninyo. Padre, palagay ko ng ginawa ng simbahan na yan kasabay ni Ebat ni Adan. Kung gano'n o, yan ang naglahong paraiso. Tayo na't malaman ng mga taong narito na ako. Padre, tigas naman ang ulo niyo eh. Nakita naman niyo lahat ng bayan na dinaanan natin, walang tao. Wala nung tao rito. Tinakwil ako ito ng Panginoon Diyos. Yung lugar nito, wala na, tinakwil na. Simeon, walang lugar o taong itinatakwil ang Panginoon. Tayo na. Tunog ba kayo ng kampana? Wala naman tao rito. Disyerto itong lugar na ito. Wala, makikinig sa inyo. Simeon, ang tunog ng kampana ay nakararating hanggang doon si Kaputong Bundok. Yan ay hudyat sa mga taga rito na meron ang paring dumating upang maglingkod. Hudyat? Kaputong Bundok? Maski naman makarating sa langit yung hudyat na yan, wala akong makikinig sa inyo. Sapagkat pati na nga ako kuliglig na si Alice na rito, takot. At saka sino magsisimba sa inyo? Tignan niyo yung simbahan niyo. Kumbaga sa tao, puro ketong na. Ang paglilingkod sa Panginoon ay walang pinipiling lugar, Simeon. Ayan mo, pagagandahin natin yan. Pagagandahin? Puro pigsa na ho yan eh. Gagamutin natin yan. At ang una nating aayusin ay ang altar. Aayusin? Kalansay na yan, Padre. Puro bulutong na eh. Ayan mo, makita mo. Pag yan ay naayos, ang mga taong bayan magsisipanawag upang magsimba dito. Kaya nasa loob, Simeon, na tayo maglinis. Mano na kayo't mag-aanap ako ng mga kakain natin. Padre! Sabugin ko ang kulangot sa ilong mo. Simeon. Huwag mong sasaktan. Hindi po, hindi ko po siya sasaktan. Tadu. Halika. Padre. Anong araw ngayon? Walong araw na po tayong naglalakbay. Sabado tayo umalis. Sabado po ngayon. Sabado pala. Oho. Meron akong hihilingin sa'yo. Ano po yun? Pawalan mo yung taong bumaril sa akin. Pawalan, Padre? Gusto tayong patayin niya, pawalan ko. Dapat nga patayin niya ni. Sabado ngayon. Araw ng pangalan ko. At tulad ng Panginoon na pinatawad yung pumatay sa Kanya. Ako rin pinatatawad ko yung taong nagkasala sa akin. Pawalan mo siya. Pawawalan ko ho siya. Maya-mayang konti. Kamiya. Wala ba kayong tiwala sa akin?
Meron. Pero pawalan mo siya. Oo. Oh. Bangon. Bangon! Maswerte ka. Yan, Padre, ang misiyan sasaktan. Natin ko lang ha. Baka nang babalik ha. Buenas ka. Wala si Padre. Patay ka. Pinatatawad ka na namin. Sige! Baka nang babalik! Papatayin kita! Yan. Mian! Si Mian! Pinakawalan ko na po. Hindi lang sa inyo eh. Baka nauna pang namatay yun eh. Si Mian! Si Mian! Ay? Hindi na magtatagal ang buhay ko. Wala akong may pagkakaloob sa'yo. Maliban dito. Ingatan nito si Mian. Opo. Hinihiling ko sa'yo. Na kung ako'y mamamatay, gusto ko ilibing mo ako at ulit ng pagkakasilang sa akin. Gawin mo yun, Simeon. Opo. Alas. Ah, ano ba may paglilingkod ko sa kanila? Bakit, padre? Sisir mo naman ba kami? Ha? Ano ba talaga kailangan niyo sa akin? Hindi ko kailangan ng pare dito. Eh, may simbahan kayo dito. Ba't ayaw niyo ng pare? Kapag may pare ang simbahan, babalik ang mga mamamayan. Magtatanim! At kapag may pagkain, bababa mula sa matarik na bundok ang mga tarikan! At sila ang mag-ahari dito at hindi kami! Kaya ayokong magkaroon ng pare dito! Eh kung ayaw nyo ng pare, di aalis na lang ako. Hindi naman ako talagang pare eh. Kaya lang ako nakasuot ng pare dahil sa maginaw dito kanina. Ang talagang pare, nakalibing dito. Sumaling! Pare ka rin! Binugbog mo ako! Ikaw ang paring nananakit! Binugbog? Binugbog mo rin ako eh. Nagbugbogan tayo eh. Bugan? Kanya lang naman ako nagalit dahil pinatay mo itong talagang pare. Ah, pare ka! Hindi ako pare! Padre! Mga anak ng tuba, hindi sabi ko pare! Padre, natakot ka lang. Itinatwa mo ang iyong pagiging pare. Duwag! Dapat kang turuan ng leksyon. Diyo! Si, Señor Almada! Ipakalagkad ang dalahirang paring ito sa kabayo. Mga kasama, tulungan natin siya. Ibaba ninyo, dali! Dali! Dali kayo! Kawawa naman! Dali! Kawawa naman! Kawawa naman!
Tubig! 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 Buhay siya! Buhay! May tama silang pumlo. Pero si Buhay, mga kasama, ito isang malaking himala! Malaking himala! Sige, buhati natin siya at dal natin siya ngayon. Sandali lang ho, mga ambo. Hindi ba ho mapanganib? Eh, saan ho natin siya itatago? Sa bahay namin. Ako na lang mag-aalaga sa kanya. Mapanganib na bumalik tayo. Saksi kayo sa ginawang pagpaslang ng mga tarikan sa mga magulang ni Gaspar at sa ating maraming kanayon. Pero, Mang Emiliano, may pari na tayo ngayong maglilingkod sa ating simbahan. Bakit hindi pa tayo magsibalik sa kanya-kanya nating tahanan? Napatay ang anak ko sa pagtatanggol sa pare! Kaya tutol akong arugay ng pari niyan sa bayan natin! Pero, mga kasama, hindi ba niyo naiisip? Tignan ninyo nangyari sa pari niyan! Siya'y pinaklang! Pinalusahan! Ngunit sa kabila noon, siya'y buhay! Anong naiisip natin? Sa makatwid, maaaring siya'y hulog ng langit! Kaya nakikiusap ako sa inyo, mga kasama. Arugayin natin ang paring ito! Tulungan natin! Kaululan! Ano? Ang paring niya na iskalot! Matagal na tayong namumuhay sa bundok na parang hayop. Tayo'y mga Kristiyano at may paniniwala sa Diyos. Kaya't bumalik na tayo. Aba! Ay na lamang tumulong sa mga inyo! Pasensya na ho kayo kung medyo naiwanan ko kayo kasi ikinuha ko pa kayo ng prutas na makakain. Salamat. Padre, malakas na pala kayo. Carmela, butit nakahulay ko ng manok. Ilaga mo yan at ang makahigop ng mainit na sabaw si Padre. Ay, huwag na. Nagmamadali ako eh. Huwag na kayo magabala. Naalis na rin ako eh. Hindi, Padre. Sandali lang. Ambo. Mang Ambo. Carmela. Hindi ako pare. Simeon lang ang pangalan ko. Padre Simeon. Hindi Padre Simeon. Simeon, hindi ako pare. Palabiro pala kayo? Hindi ako nagbibiro, Carmela. Hindi ako pare, sabi ako. Ako, hindi naman ho yata kapanipaniwala yun. Kayo yung matagal na namin hinihintay na pare eh. Tama, nagkakamali kayo. Yung pareng hinahanap nyo, inilibing ko na rin sa gulod. Padre! Patay na. Padre, bakit? Kinahihiya mong maging pare ka. Hindi ko kinahihiya, hindi sabi ko pare. Oo, alam ko na. Palagay ko eh. Natatakot ka lamang na magpare na dahil ikaw ibiniti ng mga tulisan at pinahirapan. Hawa ko mga to. Para patunayan ko sa'yo, hindi ako pare. Halika, Carmela. Uy, patilagyan mo yung anak ko. Dalaga yan. Hindi naman yata tama na yan. Ay, kayo maniwala, sabi hindi ako pare. Ay, bakit yung manok, kumukultuloy sa kakahalik mo? Sa susunod, sa bibig ko halikan ang anak niya matagal. Yan ang hindi mo na magagawa. Hindi ako pare. Maraming salamat sa pag-aaruga niyo sa akin. Ako'y nagmamadali. Ako'y pinaghahanap pa nga ng batas eh. Ay, sige, dyan na kayo. Baka madami pa kayo. Sige ha. Padre. Sandali lang mo. Padre, sandali lang. Kung hindi kayo pare, alang-alang sa aming bayan, maaari ba magkunwari na lang kayong pare? Magkunwarin pare? Para ano? Para magkaroon lamang ng isang mamumuno. Isang taong pakikinggan upang ang mga taong bayan dito sa Santa Barbara ay magkaisa. Oo nga naman ho. Kailangan namin ng pare dito. Pero hindi ako pare. Sa bagay, nung
Maliit pa ako, ambisyon ko maging pare. Pero nung lumaki ko, nalaman ko ang pare pala kinakailang matyaga ka tsaka matalino ka. Eh, bobo ko eh. Eh, kanya mahirap yung pinagagawa ninyo. Hindi problema yan. Dahil ako, 30 taon ako sa Kristan. Kaya pwede kong maituro sa iyo ang lahat ng ginagawa ng isang pare. Kabisado ko yun. Sige na, pumayag ka na. Oo nga naman, pansamantala lang naman habang hindi pa dumadating yung tunay na pare. Sige na, Mang Simeon. Gusto ko kayong paunlakan. Pero hindi maaari. Baka hindi niyo nakikilala ang pagkatao ko. Ako isang rebelde, napasama sa grupo ni Sakay. Pinagahanap ako ng may kapangyarihan. Imposible yung pinagagawa ninyo eh. Baka mamaya eh, kung gawin ko yan, magalit pa sa atin yung nasa taas. Malaki utang na loob ko sa inyo. Darating ang araw, makakaganti rin ako sa inyo. Kung paano man, di ko alam. Sige ako. Diyan ako. Salamat po. Simeon! Pumayag ka na! Para magkaroon lamang ng katahimikan ng Santa Barbara! Simeon! Simeon! Salamat po, Padre. At sinalubong niyo kami mula sa pagbaba namin sa bundok. Matitigas ang ulo niyo! Hindi na tayo dapat nagsibaba! Mapapahamak tayo sa parin yan! Kung gusto mong bumalik, ikaw na lang mag-isa! Eh, Padre, ikasal niyo kami ng asawa ko. Binyagan niyo po ang anak ko. At pati na mga bata rito ay hindi pa nabibinyagan. Tanging kayo lamang ang pag-asa ng aming layon. Padre, narito na po ang mga gahit ng simbahan. Dala na po namin. Padre, pakibasbasan niyo po sana kami. Pati na ang aming layon. Pagsiloon tayo lahat. Patigola na katayo. Sino ka? Ano pangalan mo? Emiliano. Zapata? Hernandez. Ba't nakatayo ka? Lumuhod ka na. Lumuhod ka na, sisipain kita. Oo. Ngayon nakaluhod na kayo. Paano tayo? Gusto niyo muna mamuno sa pagdasal. Eh, palitan niyo muna si mga ambo. Akong mamumuno sa dasal? Saan ba kayo naanda doon? Sa tatlong misteryo. Misteryo? Opo. Ano yun? Ang pagpanawag ng Espiritu Santo sa mga apostol. Alam ko yun. Tapusin mo na, ambo. Alam naman niya yun eh. At nakakahiya naman. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Sa loob ng tabernakulong ito, ang Santisimo Sakramento.
Ngayon, ang gagawin natin, aalisin muna natin to. Ba? Bakit to aalisin? Para lang sa ganun. Kung sakaling ikaw eh, nagkukumpel, nagbibinyag, nagmimisa, eh, hindi ka makagawa ng pagkakasala sa kabanalan ng pagsamba. Ba't naman ako makagawa ng kasalanan, no? Eh, kung magkamali ka, hindi mo masasabi yun, eh. Ah. Kaya aalisin natin to para libre tayo. Maski mali ho. Maski mali, eh, ma... Hindi magagalit ang Diyos. Oo. Ba, aalisin na natin. Oo. Dito ang importante pag-aaralan mo. Ba, anong salita yan? Latin yan. Latin? Oo. Tagalog lang, hirap na ako, Latin pa. Eh, hindi ba, basahin mo lang naman eh. Oh, ganito ang umpisa niyan, ha? Per dominuas seculas. Ha? Ganyan din ang pagbasa? Hindi, malabo lang ang mata ko. Ha? Ikaw bahala ka kung saan mo gustong basahin. Ba? Basta, ayan o. Oh. Per omni es seculas seculorum. Sagot ngayon ang taong bayan. Amen. O, oh, ikaw. Ano yun? Ayan, mapapasahin mo lang. Per ominum... Ito sa iyo! Per omnia secula seculorum. Amen. Ayun, superior. Tali mo, tali mo. Et cum spiritu tuo sursum corda. Et cum spiritu susurut. Sursurut? Ano surut? Sursum. Sursur. Ayan. Sur. Ilocusur. Misericordia. Sandali. Basahin mo mabuti. Huwag ka magkakamali dyan. Sursum. Malabo na ho kasi. Sursurda. Ayan. O sige, tuloy mo. Paano ba? Beses lamang na ganyan, iyaan mo doon sa ulong gano'n, sa minoo. Tatlong beses yon, gano'n. Ego. Ayun. In nomine Patris. Ayan. Helpili. Ayun. Spiritus Sancti. Ayun. Nakita mo. O, yun tungkol doon sa ano, may halo pa rin Latin yun. Sa ano? Yung sa asin. Sa asin. Ayan, ayan. O, yan, mahirap yan eh. O, sige. Ah. Ito asin, ano? O, ayan. Aeternam. Amen. Amen. Pax tecum. Oh, ba't mo pinuhusan ang asin yung bata? Ano to, tapa? Kung ano man, no, ang asin nilalagay lamang dito sa labi, konti lang sa labi, ganyan. Ganun lang. Pax tecum, ecum spiritum. Ginawa mo ko ba tayo? Yan ba ang bata? Kamukha niya yung bata. Baluktot ang ilong. Talagang puro kalukuhang kaka, hindi ka matuto eh. Hmm. Kunwari lang, may mga nakaluhod dyan. Well, may tao dyan. Oo, na mag, ano? Mangungumunyon. Mangungumunyon. Susubong sa bibig nila. Bawat subong sa bibig nila, sasabihin mo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Ganun lang. O, sige, subukan mo. Luluhod. Teka, isa itong tinapay. Eh, kunwari nga lang eh. Kunyari lang susubong mo. Doon ako sa huli. Titignan ko kung tama ang pagsusubong mo. O, sige. Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, Kristo katawan. Manuel, ikaw ba'y naparito ng kusang loob mo upang makipag-isang dibdib kay Rosa na iyong iibigin at paglilingkuran habang ikaw ay nabubuhay? Ano po? Rosa? Rosa? Oh. Eh. Oh, tinatanggap mo ba si Manuel na maging asawa mo ayon sa pinag-uutos ng Santa Iglesiang ina natin? Opo. Ibinibigay mo ba ang sarili mo sa kanya bilang esposo niya? Opo. Pumapayag ka ba na siya ay maging
Esposo siya? Opo. Kung ganon, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, sa pagdarahop at kasaganan, kayong dalawa ay pinagtatali ko at tanging kamatayan lamang ang maaring makapagpahiwalay sa inyo. Kayo'y mag-asawa na. Pwede mo siyang halika kung gusto mo. Away namin Diyos. Muli po sana niyong pagyamanin ang mga bukiring itong nakatiwangwang lamang. At tulungan po sana niyo ang mga magsasaka sa pagbubungkal ng kanilang mga lupa. At sana po'y maging masagana ang kanilang ani taon-taon. Nomine Patri et Pili, Spiritus Sancti. Amen. Ah, hala, bungkalin na yung lupang yan. Mahal na po na agila. Nagbalik na po ang mga tao sa Santa Barbara. Ha? Hindi pa. Huminga pa eh, oh. Ha? Halika, tulungan natin. Kawawa naman siya. Ano na gawin natin? Oh. Halina kayo. Sandali lang. Bumalik kayo. Huwag kayong matakot! Hindi ko kaya ano yan! Ako si Gaspar! Tayo na! Gusto kita maging kaibigan! Maghihintay ako sa'yo dito bukas! Ganito na yung oras! Halika! Ah, Padre! Halika! Eh, Maning, kailan ba naman tayang tiyo mo? Hindi, kanina lang ho. Bago nalagutan ang hininga, ipipili mo sa amin na sana matindi siya ng mga siya. Tara, tuloy na tayo. Be, patay na pala eh. Uwin tayo. Padre! Ano ka ba? Eh, patay na eh. Masasagot ba yun? Hinihilingan noong kondisyon mo. Meron ba? Nakalagay dyan yan. Ay na, 12. 12? Oo, sige, halika na. Ah, tuloy kayo, Padre. Langit na wang yung kaluluwa. Ay, di ba yan? Ang dami yan eh.
albularyo. Kaya malis ka niya. Yeah. Ang pangit ang mga magpahalatayo. Ano ang pangalan ng patay? Herkuliso. Ha? Ano pangalan? Herkuliso. Herkules. Herkules. Namatay ng Miyerkules. Dapat ilibing ng Biyernes. Sumalangit na wang iyong kaluluwa. Ipagdasal natin siya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapani sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga utang para nagpatawad namin sa nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa dilang masasama. Amen. Amen. Kanya ikaw, Hercules. Ba, kumusta ka? Mabuti na. Ano po? Hindi naman ako patay, ah! Buhay ako! Buhay kayo? Oo! Ano nangyari sa inyo? Eh, nakatulog lamang ako rin kanina at ang sabi sa akin ng albularyo, nakulam lamang daw ako. Buhay na buhay ako, nakita mo. May butot naman ako. Buhay ako! Wala kayo lamang, puro butot balat. Sino bang... Carmela! Carmela! Buhay! Halika nga rito, Carmela! Halika nga rito! Huwag ka matakot! Buhay na buhay ako! Huwag ka matakot! Hindi kayo patay? Hindi! Sino bang may sabi sa inyong patay na ako? Eh, yun ang pamangkin nyo, si Maning! Si Maning? Oo! Walang yan bata, yung puro kahihiyan ay dudulot sa akin eh! Maning! Walang yan kang bata! Maning! Maning! Maling! Langya kang bata ka! Uy, maganda na ba ako? Kanina na ba maganda? Talaga? Sige, mamuna na ako sa inyo, baka maging tensya eh. Oo, sige. Saan ko pupunta? Wala po. Nagsisinungaling nga. Hindi po. Mula ngayon, hindi ka na lalakad mag-isa. Okay, sa mabuti. Opo. Thank you.
kang laging sumaya. Limutin ang problema, tayo sumayaw na muna. Mukha ka lang tangkulangot. Ay, 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 tayo'y magawitan kung mayroon tiyaga. Kung may hirap, may ginawa.
pangaral. Sila'y nagsibaba sa bundok nang dahil sa paniniwala sa iyo. Pati na ako bumaba din sa bundok. Kasalanan mo ito, Padre. Kasalanan mo ito. Dito sa lugar nyo, hindi nasunog ang mga bahay nyo, hindi namatay ang mga tao rito, marahil buhay pa ang ama mo ngayon. Hindi, wala akong kasalanan. Kung meron man dapat sisihin, ay walang iba kundi ang aking mga kababayan na nagwawalang bahalat, mga duwag. Kabilang na ako doon. Pinakamasakit pa nito. Sa kabila ng mga karahasang nangyayari ngayon ay hindi kami makalaban. Wala kaming armas at walang magkalakas na loob na mamuno sa amin. Paano na lang kami? Abang buhay ba kaming ganito? Meron ako nalalamang mga armas. Binaw namin yun. Hindi mo na itatanong. Ako'y mamamanday ng sandata. Ultimo kanyon. Marami akong armas. Nalalaman. Binaw namin na galing sa digmaan. Ultimo kanyon meron. Ako lang ang taong buhay na nakakaalam kung saan naroon niya ang mga armas niya. Pwede kong kunin yun at daling ko rito sa inyo. Pero ba't ko gagawin niya? Ba't ako nagmamalasakit masyado dito sa inyong lugar? Ba't ako nagtsatsaga dito? Na dapat sana'y matagal ng panahon kung lumayas dito. Pinapara ko ang buhay ko para ano? Dahil ba sa taong bayan dito, mahal ko? Dahil ba sa napamahal sa akin si Padre Sabado na lahat ng kanyang tungkuling iniwan dito kung dapat na magpatuloy? Dahil ba sa napamahal sa akin ang tatay mo na walang ginawa kundi kaputihan sa akin? Dahil kaya sa napamahal ka sa akin? Yan ang totoo, Carmela. Hindi ako nagsasiga rito dahil sa minamahal kita. Thank you.
na pa tayo. Ano kung babawan ako ng demonyo? Tagal na kasi ako nagpapanggap na pare. Pakiramdam ko, pare na rin ako. Malis ka na! Padre Simeon, kusapin ka. Kusapin na. Padre Simeon, Padre Simeon. Oh, bakit? Narito kami para humingi ng tawad sa inyo. Hingi kayo ng tawad? Bakit may nagawa ba kayong kasalanan? Wala po, pero mga magulang namin meron. May nagawa kasalanan ng mga magulang nyo? Opo, Padre. Ano kasalanan? Naiiyak nga po kami sa inyo dahil ang mga magulang namin duwag. Mga magulang nyo duwag? Opo. Ba't nyo nasabi yun? Kasi po kayong sisisi nila. Ayaw naman po magsilaban. Di po ba mga duwag yun? Hindi duwag ang tatay mo. Huwag niyo sasabihin duwag ang tatay nyo sapagkat hindi sila duwag. Dahil ba sa nakikita niyo yung mga bandido yan ang marami? May mga armas, pumapatay ng tao, matapang na sila. Hindi! Nakakamali kayo! Higit na matapang ang tatay nyo, alam niyo ba kung bakit? Sapagkat sila nagtitiis na huwag lumaban. Nagpapakumbaba. Natatakot na baka kayo maulila. Magutom. Sapagkat sila may tungkulin sa inyo mga anak nila. Ngayon, sasabihin mong duwag. Ito ang tandaan ninyo. Ang isang ama na humaharap sa kanyang obligasyon at natatakot mamatay upang buhay ng kanyang mga anak ay higit na matapang. Kaysa sa isang ama na nagwawalang bahala, alam mo, siwi na kayo. At humingi kayo ng tawad sa kanila. Patawarin niyo po kami. Sakit ba pwet mo? Hindi po. Siya, magsiuwi na kayo. Papakabait kayo, ha? Hanggat wala ako, ha? Opo. Susama ako. Huwag na. Mapanganib yung pupuntahan ko eh. Diyak ka na lang. Mapanganib sabi dun eh. Anong tapis? Wala. Baka malaglag tong puan mo. Madulas dito eh. Ah. Sige.
Dito ba tayo kakain? Doon na lang. Dito na lang. Best ko naman dito eh. Malamig sa ibaba. Bakit? Parang mabantot to. Ah? Hindi ba? Kauhuli mo lang nito kanina? Kanina na, sariwa yan eh. Baka naman may siraan dyan. Baka nga. Ba't tayo dito kakain, ma'am? Pag dumidito, mabaho dito eh. Doon na lang tayo kumain sa bandang ilalim doon. Tsaka maganda ka na tuloy na inumin, mahihirinan tayo niyan. O sige, mabuti pa nga. Sige. Maho na ka na, susunod na ako. Sige. Nahuldot. Ang talang kabanata. Thank you.
haba naman kami nito. Ano ba ito? Ko, ha? Dito dahil sa pag-ibig. Kaya't kailangan natin siyang tulungan. Baka nakalimutan mo nangyari sa iyong ama. Biktima siya ng kanilang tribo. Nung nabubuhay si Itay, pinangarap nung darating ang araw na magwawakas ng karahasan dito sa atin at mamayani ang kapayapaan dito. Sana maunawaan mo kami. Mahal ko siya. Dapat sa babae niya na ipatayin! Bitayin niyan! Sulugin! Patay na si Gaspar! Patayin niya! Patayin niya! Sandali na! Magsitigil kayo! Nasa tahanan pa naman kayo ng Diyos! Puro kayo may alta prisyon! Walang nananayag sa inyo kundi puot at pagigigante! Hindi ba niya nakikita sila? Sila'y nagmamahalan. Yung kasalanan ni Aguila at ng kanyang mga tribo, huwag niyo ibuntong sa babaeng ito. Anong mali niyo? Baka sa kanilang pagmamahalan, diyan magsimula ang pagkakasunduan ng mga tarikan at ng mga taga rito.
Waling-waling, Gaspar, huwag kayo matakot. Hindi kayo maano. Hanggat sila ay nasa sanktuaryo na simbahan, hindi sila maaaring masaktan. Uunahin niyo muna ako. Sige, tuloy niyo. Kung ano man ang binabalak niyo. Kung gusto niyo, magpakasal. Kakasal ko kayo. Gaspar, ang gagawin mo ng madali. Yun yata sinabi kay Judas, ha. Sanang humingi ng paumanin sa inyo sa nakikita namin ginagawa ninyong pagmamalasakit ay napagkuro-kuro namin ang aming mga pagkakamali. Nalapastangan namin kayo. Patawarin ninyo ako. Ako rin po, Padre. Patawarin niyo rin po ako. Nagawa ko lang naman po ang bagay na yun ay dahil sa pagkamatay ng aking asawa. Wala kayong dapat nalalaanin. Naunawaan ko kayo. Padre, kung matutuloy ho ang labanan, siguro ho maraming masasabi sa amin. Kaya kahit na anong mangyari, ipagpapasa Diyos na lang natin. Tsaka, isang bagay po, Padre. Napag-usapan ho namin taga rito, bago mangyari ang ganyang labanan, sana huwi magmisa kayo. Magmisa? Sama naman ho, Padre.
Simula nang dumating kayo rito, hindi namin kayo narinig ng misa pa kahit minsan. Hindi pa ba ako nakakapag-misa? Hindi pa ho. Hindi pa nga ho, Padre. Hindi pa. Totoo yung Padre. Hindi pa nga ho. Teddy. Ang misa. Nadisgrasya. Iiwanan ko muna kayo. Natatakot ako. Huwag ka na umalis. Huwag ka magalala na. Ligtas kayo dito. Saan ka bukupita? Simbahan. Nakikinig ng misa. May mga pagkain na kayo dito. Kaya kahit anong mangyari, huwag mo silang iiwanan. Upang malaman ninyo ang buong katotohanan. Sa pagkakataong ito, pabiyahan yung ako naman ang mangumpisal sa inyo. Hindi ako talagang pare. Ako isang huwad na alagad ng Diyos. Isang taong pinaghahanap ng may kapangyarihan sa isang bintang na hindi ko naman ginawa. Hindi malalaw na magkakaroon ng talagang pari dito. Kanya yung mga bininyagan ko, kinasal ko, pwedeng magpakasaluli at magpabinyag. At yung mga binasbasan ko, patay man o buhay, tatawarin ninyo ako. Kasalanan naman ang ginawa kong pagpapanggap na pare. Muli akong humingi ng tawad sa inyo, higit sa lahat. Patawarin sana ako ng Diyos. Pero ang totoo, kanya lang ako pumayag na magpanggap ng pare sa dahilang nadama ko ang kahalagahan ng pare sa isang bayan. Na ang pari pala'y isang pasto na taga-akay. Nagsisilbing tulay na naghahatid ng pangangailangan ng tao sa Diyos at nagbababa ng pagpapala niya. Nalalaman ko na anumang pananampalataya o uri ng Diyos na sinasamba, ang mahalaga sa aking palagay, ang isang relihiyon ay nakapagpapasigla sa kaluluwa ng bawat nilalang. Kanya kayo inaapi, ni El Mata at ni Aguila, sinusulog ang inyong tahanan, pinapaslang, sinasaktan at hinahalay ang inyong mga mahal sa buhay na hindi man lang kayo makapagtanggol. Dahil sa paniniwalang yan, nalalaman ko. Kay pari ako, hindi mahalaga yan. Ang mas mahalaga ay ang suliraning hinaharap natin sa bayang ito. Papayag ba kayo? Naamin ba na konsyensya ninyo sa habang panahon, kayo'y mamumundok sa takot? Mamamatay kayo na inuusig ang inyong budi? Ako, na hindi taga rito, mamamatay ako at ipaglalaban ng paniniwalang yan. Tapos na ang misa ko. Nasa inyo na yan. Magtahinga ka na. Siya na ang papalit sa'yo. Ah, Bartolo. Wala man. O, Padre.
talasan mo ang mata mo, ha? Opo, alam mo yung mga tarikan, magagaling sa gabi, ang gagapangin ka niyan. Kinikino ka ba? Hindi. Kinakabahan ako eh. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Basta kasama kita. Para ako nakasandal sa pader. Kinapahinga ka na.
Sige ka ba? Naging mabait ako sa iyo, Padre. Hinayaan kitang mabuhay. Pero ngayon, tututasin na kita. Todas, ah. Pusuy ka. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng aming Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkasi ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Amen. Mga kapatid, ang misang ito ay inaalay ko sa mga ginawa ninyong pagtitiis at pakikibaka upang mangibabaw ang katarungan at maibalik sanayong ito ang kalayaan ng pananampalataya. Sa mga namatay, maging mahal ninyo sa buhay o kalaban, ipagdasal natin sa Panginoon Diyos ang kanilang mga kaluluwa na patawarin sila sa kanilang mga kasalanan at ipagkaloob sa kanila ang walang hanggang katahimikan. Magsitayo kayong lahat. Linisin mo, O Diyos na makapangyarihan, ang puso at mga labi upang marapat kong maipahayag ang inyong banal na ebanghelyo. Mga kapatid, magsiyo po kayong lahat. Halamin, dali! Tingil! Tingil! Tingil, minyan! Aldo! Nahuli ka rin, Simeon. Señor, ¿está
pangalan ng Diyos. Yo! Nasama ako! Mga kanyon ni Mang Simeon.